Abang yung mga kababayan nating naloloko nitong matandang ano na to. Eh siya naman eh tingnan nyo. Ang saya-saya ng buhay sa Netherlands, ano? O tingnan mo ha. Grabe, grabe. Wala naman ako sinabi, ha? Hindi naman masamang may mga kaibigan na babae, no? O malay mo, picture na babae. Pero makaya po si Kuya. Ha? Kung makaya po, kung makahawak pag picture-picture. Ha? Iba, iba, iba. O, ha? Iba talaga. Tingnan mo naman. Yano ang ginagawa ng kanilang pangulo. Ah, si Yano ang ginagawa ng mga pangulo diyan sa UP. Ah, Yano ang gusto nila maging pangulo. Tingnan mo kung gaano. Ay nako. Yan ba ang gusto ninyong mamuno sa Pilipinas? Galit na galit kay Pangulong Duterte? Dahil sa aming mga inaalikan siya? Tingnan nyo naman itong gusto ninyo. Isumbong mo, babanatan ko. Ay, maganda yan ha. Isumbong mo, babanatan ko. Isumbong nyo sa akin, banata natin lahat. Oh. Gusto ko yan ha, Patrick Delgado. Email mo nga ako ha. Nakarubos yan ha. Ay, oy, wag naman ganyan. Hindi na ako sponsor ng Rubos ngayon. Oy, Rubos! Baka naman! Baka naman gusto nyo mag-sponsor ng makadagdag naman pambili ng bisikleta. Buti pa yung Gawad Amerika. Ay, ito, papakita ko yung Gawad Amerika. Salamat po sa Gawad Amerika na si... Wait lang, hanapin natin yung pangalan ng si Sir Charles Simbungan. Salamat po sa pagbigay ninyo ng tatlong tricycle. Joke lang po. Tatlong mini mountain bike. Salamat po ha. Thank you very much. Makakatulong po ito sa ating mga kababayan. Thank you sa inyo. Salamat sa nagbibigay ano ha. Pwede rin no, wala tayo sinasabing hindi ho tayo humingi ng donasyon, pero tayo ay tumatanggap po ng kuya mga bisikleta. O kung gusto niyo relief goods, pwede rin. O pambenta sa mga yung mga nawalan ng trabaho na mga kababayan natin. Kapag may katwiran, banatan mo. Wag na yan. Masyado naman malalim nun. Kape muna, 24 hours, duty security. Uy, salamat. Ayoy, mga frontliner din kayo mga security, ha? Banat at tulong? Pwede, pwede. Pwede. Binabasa ko yung mga komento ninyo, ha? Pasensya na po, yung sa t-shirt, meron nung kumausap sa akin sa Amerika at saka sa Canada, gusto nila sila na lang mag-produce ng t-shirt. Tapos doon na lang babili. Kasi pag isiship mula dito yung t-shirt, grabe ho. 1,500 mahigit ang shipping mula dito pag international. Pagka sa Amerika ho ata, 2,500. Grabe. Huwag naman isumbong mo kay Banat Bay, medyo gaya-gaya naman masyado po yun. Ibanat bay natin to. Huwag naman ganun. Mamaya magalit yan si Ibana. Sabihin niya na inaagaw ko siya eh. Basagan by Banat. Ha? Ayun na, basta Quickie Nights with Banat. Ay, grabe naman yan. Ang bastos-bastos mo naman. Talagang quickie ha. Ayaw mo nang matagal. Mas maganda tayong matagal. Salamin ni Banat Bay. Idol, sa lagi kita sinaabangan. Uy, salamat to. Uy, ulitin ko lamang po ha, para sa kaalaman nating lahat ha. Para sana makatulong pa ho yung sa subscribe at views ng ating video. Sana po daw, sabi kasi sa akin, Banat Bay, i-announce mo na wag i-skip yung ads para... Kasi pag in-skip nyo pala yung ads, wala hong kinikita yung videos. So sana po, pagka nanood ho kayo ng videos, wag nyo pong skip para ho may kita ho yung videos at makatulong pa ho tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, ito lang, sa totoo lang ho, aminin ko ho sa inyo. Aminin ko ho. May gusto ho, ito seryoso to, baka kala nyo niloloko kayo eh. May aminin po ako. Seryoso nga, biglang ganyan ng tugtog, you know?
Hindi ho, hindi ho. Alam nyo, mahirap po talaga mag-live every night. Mahirap mag-research. Mas maganda ho yung matulog na lang. Mas masarap po yung manood ka na lang ng Netflix. Magluto ka na lang. Masarap po yun. Mas gusto ko yun. Kaya lang eh, sinatsaga ho natin itong mag-YouTube dahil ho, para ho, maganda rin ho kasi masarap din ho sa puso na makatulong sa ating mga kababayan. Lalo ho na panahon ng pandemic ngayon. Masarap po yung makakita ng ngiti na sa ating mga kababayan na natutulungan natin sila kasi ho talagang sabi ko nga eh, kung tayo man ay magiging aktivista, sana ho ay maging positive activism. Ako, sa totoo lang, ako, bully ho ako. Aminado ako. Galito ako sa mga mababagal na katulad ng Secretary Duque. Galito ako sa mga tulad ng sa BIR na tataksan, paparehistro pa yung online-online. Oo, 250,000 pero gusto pa nila iparehistro kahit less than 250,000. Medyo binabanatan ho natin yung mga ganyan. Ha? Pero higit pa man sa lahat ng mga ito, ang importante sa lahat eh, tulungan mo na lang yung gobyerno. Kasi yung gobyerno natin, hindi yan perpekto. Ang importante, hindi man perpekto ang ating gobyerno, seryoso itong tumutulong sa ating mga kababayan. Sabi nga nung isang ano yun, may nagpa-share sa akin, Banat Bay, baka pwede mong i-share yung itong sinabi ko patungkol kay Pangulong Duterte na hindi umaattend dito sa Independence Day. Kasi ho, ang ating Pangulong Duterte, ang tanda-tanda na ho, pagod na ho yan, tapos meron pa nga siyang mga inutil na mga kawanin ng gobyerno, mabagal, kumilos. So sa lahat, siya ho ang gumagawa, kumikilos sa lahat. Nakakapagod ho yun, hindi ho biro yun. Ito nga lang sabi ko nga, ako nga eh, yung trabaho ko na lang, mag-live ako ng isang oras o isang kalahating oras o dalawang oras. Nakakapagod na eh. Mag-research ng ilang oras. Nakakapagod na. Alamin yung mga pananaw ng tao. Nakakapagod na eh. Paano pa kaya yung ating Pangulo na tumutulong? Ang importante, sa akin, sabi ko nga eh, hindi ho perpekto si Pangulong Duterte. Wala akong Pangulong perpekto dahil wala akong taong perpekto. May mga pagkakamali, merong kakahinaan. Tulad diba sinasabi nila, marami dyan nagagalit yung sa pabunan-pabunan na yan. Sabi ko nga eh, inay-inay lang, tayo mga supporter, sana kaysa na medyo intindihin na lang natin. Tapos hindi ho tayo bulag eh. Nakikita ho natin na medyo mahina, may mga bagay na mahina sa gobyerno natin. Hindi ho tayo bulag. Okay? Kaysa na ho maging pa-istorbo pa tayo, pagulo pa tayo. Okay, bumanat. Okay, walang problema dyan. Sana ho, mag-offer na rin ho tayo ng tulong natin. So, isang tulong natin, eh, hindi ho kaya lahat ng gobyerno natin bigyan ng ayuda ang mga tao. Ha? Hindi ho nila kayang bigyan ayuda ang bawat isang Pilipino. So, anong pwede mong gawin? Tumulong ka na lang sa kababayan mo. So, gumawa ka ng paraan, ha? Na para makatulong ka sa mga Pilipino. Kaya nga ako, sabi ko, eto, di ba, natatawa kayo, nagbebenta ako. Sabi ko nga eh, bakit ko ginagawa? Eh, anyway, nagbibigay naman ng iba sa inyo. Nagtitipa nga eh sa inyo kahit yung, di ba, tumigil na. Di ba? Nagbibigay ho eh, tumutulong. Kaya lang, sabi ko, kung sila lang ang nagbibigay at ako hindi nagbibigay o hindi tumutulong at hindi nasasaktan sa pagtulong, eh nonsense ho. Wala hong sakit sa akin, walang masasabi natin, walang nadadali sa akin. Dapat to, hindi lamang kayo na nanonood o nagsusubscribe o nagviews ang dapat tumutulong. Dapat ako din. Kailangan nasasaktan din ako or else walang kwenta. Wala hong kwenta yung pagtulong na ginagawa ko. Dapat to, ako mismo masaktan. Kaya nga sabi ko eh, kasi sa totoo lang, pwede ko naman, magagamit ko pa rin naman ito, magagamit ko pa. Marami pa ako akong binibenta, kung titingnan nyo sa Facebook market, marami po akong binibenta ng mga luma na pwede ko naman gamitin pa. Ayos pa naman, maganda pa. Kaya lang sabi ko, hindi ako masasaktan sa ginagawa ko, hindi ko seseryosohin. Nakukuha niyo ibig sabihin, project kong Banat Bay, kailangan masaktan din ho ako. Sabihin, kailangan apektado rin ako. Kailangan may tama rin sa puso ko para yung pagtulong natin bukas sa loob.
Hindi lang dahil, ah, tumutulong na ibang tao, so okay na. Hindi ganun. Yun lamang po yun. Kasi, oh, yun o ang positive activism na sinasabi kong paulit-ulit na sana ho, tayo mga Pilipino, oo, batikos tayo ng batikos. Ito, ginagawa ko, bumabatikos ako. Pero sa kabila nun, sana ho, tumulong din ho tayo. Hindi lang ho tayo banat ng banat. Yun lamang po ang sanang gusto kong iwan sa gabi na ito, na wag lamang po tayong bumanat ng bumanat. Ha? Marami ho kasi sabi ni iba, eh ikaw, ano kay, sakit ka sa ulo, banat ka lang ng banat, yan lang ang alam mo. Kaya nga ho natin pinapantayan. Yung banat ko, binapantayan ko ho ng pagtulong din sa tao, sa kapwa. Para sana, yun din yung ma-install ko sa mga nakikinig sa atin, sa mga sinasabi na natin, di ba, yung mga viewers na supporters ng Banat Bay. Yun din ho yung gusto kong makuha ninyong prinsipyo. Huwag lang ho kayong bumanat ng bumanat sa social media. Maging aktibo kayo sa pagtulong. Hindi nyo kailangang ano, maging big time na tumulong. Bumili lang kayo ng konting biskwit, ibigay nyo doon sa mga namamalimos. Okay na yun. Hindi naman importanteng halagay. Ang importante yung tama sa puso nyo. Kasi ganito eh, may isang bilyonaryo, nagbigay siya ng 100,000. Ano lang yung 100,000 sa isang bilyonaryo? Oh, wala lang yan. Pero ang isang taong may 100 pesos, e binigay niya yung 50 pesos niya, masakit na sa puso niya yun. Ibig sabihin, yun ang totoong tulong. Yun ang talagang masasabi natin, bukas ang kalooban niya, talagang masakit sa kanya yun. Yun ang totoong pagtulong. Ha? Kahit 50 pesos lang kanyang inabot, e ang pera lang niya 100. Kalahati, binigay niya na. Kesa naman si isang bilyonaryo, binigay niya 100,000 lang. Yun lang ang sinasabi ko dito. Marami pong salamat ha. Ako po si Banat Bay.